Hey guys, welcome back to my channel. This is Vin Billiones and you are watching The Baker Prince Black. For today's video, medyo maiba po tayo ngayon at may mga bagay-bagay lang po ako na gusto i-share sa inyo, lalong-lalo na po sa mga baguhan pa lang sa pag-YouTube, no? Katulad ko at sa mga small YouTuber dyan at sa mga kahit na sa mga ano, matagal na sa pag-YouTube ngunit gustong malaman tungkol sa copyright claim. Marami kasi sa atin ang mga gumagamit ng mga copyrighted materials, videos, song, ganun, or clips, no, na may copyright claim at nilalagay natin to sa ating YouTube channel at yun nga po ay nagkakaroon po tayo ng tawag na copyright claim, no. Marami sa atin ang tatanong kung paano nga ba natin ito maiiwasan or ano pa yung mga kailangan nating gawin para hindi po magkaroon po ng copyright claim yung ating videos. Ngayon, ituturo ko po sa inyo yung apat na paraan, no, kung paano ba natin i-manage yung pagkakaroon ng copyright claim. Unang-una, wala ka pong gagawin. Yun po, as in wala po, wala ka pong gagawin na kung ano-ano pa dyan na ano sa videos mo, pabayaan mo lang siya na may copyright claim. Ika nga, it's okay, no? According naman sa YouTube, it's okay na magkaroon po tayo ng maraming copyright claim. Huwag lang ng copyright strike. Mas matindi po yun at yun po yung nakakabahala sa channel natin. Pero kung di ka naman po mapalagay na may copyright or copyright claim ka or may copyrighted claim yung videos mo, pwede mo naman pong gawin yung pangalawang paraan na ito. Ito yung tinatawag natin na pag-dispute. Yan. Or i-dispute natin yung claim na yon. Kung alam mo sa sarili mo na may rights ka, no, i-dispute yung videos na yon. No, mag-ingat lang po tayo. Basta kung alam mo sa sarili mo no, kailangan mo talaga i-dispute yung kasi alam mo na you have the rights. At the same time, kung alam mo na misidentified lang yung videos mo, then you go to dispute the claim. No, yun. Pero siguraduhin mo lang na hindi ito salungado sa tatlong rason na ito. So una-una, you cannot dispute the claim if you own the copy of the song or the videos. Yan. Pangalawa, you are not making money out of that video. No? And patlo, of course, ito yung pinaka-importante sa lahat. You give credit to the owner. So, ibig sabihin na giving credit to the owner or sasabihin natin na no copyright infringement intended. No? Hindi ibig sabihin ito na hindi na po tayo na magkakaroon ng copyright claim. So, yun po yung tatlong bagay na yun or rason na yun na kailangan natin siguraduhin kung mag-dispute po tayo. Pero, pwede mo lang na i-dispute ang claim, no? Kung gagawin mo ang itong apat na rason na ito. No? Ano nga ba yung apat na rason na ito? Number one, so, what talaga is, ikaw mismo yung may-ari ng videos or you are the original creator of that videos. Yung videos na yun is your original content. Yan. Pangalawa is, you get the license to use the copyright materials. May lisensya ka, yung mismong pinayagan ka ng may-ari na gamitin yung materials na yon, yung song na yon or part ng song or clips, no? Pangatlo, you have transformed the video in fair use purpose. No? Katulad ng ano mga yung gumagawa ng mga reaction videos, yung mga ganun. Ang pa-apat naman is it is a public domain. Pag sinabi mong public domain, no, ipagmamayari na ito ng publiko. Pagmamayari na ito ng lahat ng tao. So kahit sino pwedeng gumamit nitong videos na to, yung song na to. Pagka, it is a public domain materials. So ngayon, napag-usapan na natin yung tatlong paraan na yon, yung wala kang gagawin. Pangalawa is yung i-dispute. Na pangatlo is, pwede mo pong tanggalin ang copyrighted audios or videos na yon. Paano ba natin yung gagawin, no? Kailangan mo lang i-edit yun. For example, the music or the song na yun na may copyright issue, kailangan mo lang siyang i-edit mismo sa YouTube library. Kasi doon, pwede mo siyang palitan. Kasi sa YouTube library, may makikita ko pa doon yung mga free song na pwede mo pong gamitin sa pag-edit ng song or pampalit doon sa may copyright issue na song. Or else kung yung videos naman or yung clips naman ang may problema, pwede nyo pong gawin yon sa mismong YouTube studio, no? Kumbaga,
doon mismo sa video section ng mismong video, pwede mo pong i-cut doon, tapos palitan or tanggalin yung mismo may copyright issue na yun na part ng videos. So ito, at of course, no, dapat din nating tandaan na hindi lahat po ng copyrighted materials or video, song, ano man po yan na may copyrighted issue, eh, pwede po nating ma-edit, no? Yan po yung kailangan nating tandaan. Mag-ingat po tayo pag magkaroon man po tayo ng mga copyrighted issue. And at the same time, may mga videos kasi na may copyright claim na pwede ka naman po na ma-monetize, or else meron naman po na hindi talaga na ma-monetize. Depende po yan kung saan bansa po tayo. Ang pang-apat naman po is keep your video private. No? I-private mo natin yung particular videos na yon na may copyright claim. No? Ito yung paraan lang naman po. No? Kung gusto mo yung i-private na lang po yun, kasi sayang naman kung iburahin mo pa or hindi na po natin ma-edit talaga, kasi private mo na lang po para hindi magkaroon ng issue yung channel po natin. Kasi mas maigi po na malinis po yung channel natin. Yung mismong channel po natin na nakapublic po yung videos natin. So, yun po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po may mga natutunan po kayo sa aking na-share po ngayong araw na ito. At I hope nakatulong po ako ng husto sa inyo. And of course guys, don't forget to like and share this video, comment kung may mga hindi po kayo naintindihan at nais pang malaman sa akin na i-share ngayon or sa mga susunod ko pang mga videos. And of course, don't forget to subscribe to this channel and click the notification bell para updated po kayo sa sunod ko pang mga videos. That's all guys, be inspired, good luck.